At panel hanggang sa iba pang bumubuo ng production team ay sumailalim at sumunod sa pinaka-istriktong health protocols na ipinagtibay ng Interagency Task Force Against COVID-19. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Dre Taruk mula sa 1PH at 1 News at ito ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Handog ng pinagsama-samang puwersa ng COMELEC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at Manila Broadcasting Company. Sa umagang ito, makakasama ko po sa panel ang dalawa sa mga batikang mamamahayag ng Manila Broadcasting Company, DZRH, Mr. Deo Macalma ng Damdaming Bayan at Angelo Palmones ng programang Mga Pangunahing Balita. Ang mga kandidatong sasalang sa mga tanong ng ating panel ay si Presidential Candidate Jose Montemayor Jr. mula sa Democratic Party of the Philippines at kanyang bise na si Rizalito David. Si Montemayor ay nagtatrabaho bilang cardiologist at ayon sa kanya, bit-bit niya sa kanyang kampanya ang kanyang kaalamang pang-medikal, legal at ekonomiya. Ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo ang pinakauna niyang karanasan sa pagtakbo para sa anumang public office. Ilan sa mga naging pagtindig ni Montemayor ay ang kanyang oposisyon sa same-sex unions, divorce at death penalty. Sa kanyang plataforma ay ang 10-point agenda para marespondehan ang pandemya, pagsalag sa korupsyon, mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, full employment, mapababa ang kahirapan at makamit ang kaundaran sa ekonomiya. Ang kanilang tambalan ni David ay nakabase sa kanilang tinatawag na faith-based approach para bigyan anila ng papuri ang may kapal. Bit-bit naman ni David sa kanyang kampanya ang kanyang kaalaman at karanasan bilang legislative staff member at political consultant. Nakasentro ang kanyang agenda sa pagbabalik ng kumpiyansa sa gobyerno at pagbuhay ng kulturang Pilipino. Suportado rin ni David ang science-based approach sa pagresponde sa pandemya, bagamat tutuloy ito sa mandatory vaccination laban sa COVID-19. Magandang umaga po, Dr. Montemayor. Magandang umaga naman po at salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo para malaman ang ating platform. Para po sa inyong opening statement, Dr. Montemayor, batay sa mga opinion survey, gusto raw marinig ng mga botante ang platforma ng mga kandidato gaya ninyo sa paglikha ng trabaho, murang bilihin, at bayarin sa bahay at libreng gamot. Maari ba naming marinig ang inyong programa sa tatlong issue? Unang-una po, no, sa kalusugan, ako po isang doktor. I can well manage yung health crisis, ang pandemya ngayon, no, na pinagmumulan ng lahat ng dagok ngayon, no, even the impact on our economy. Pangalawa, no, dapat ang isang namumuno, meron talaga siyang, lalo-lalo na ngayong mga panahon ito, meron siya talagang alam tungkol hindi lang sa management, no, ng healthcare crisis, pero dito mismo sa siyensya ng COVID. Yan po, no, at napaka-importante na meron tayo talagang knowledge dyan at hindi tayo nakadepende sa kaninong mga advisor. Kasi mamamanage natin yan. Ako bilang doktor, at ako lang ang doktor na tumatakbo bilang pangulo ng Pilipinas. Alright, maraming salamat, Dr. Montemayor. Narito naman ang ating kasama sa panel para sa kanyang katanungan kay Vice Presidential Candidate Rizalito David Cadeo. Salamat, Jay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda umaga, Dr. Montemayor. At Sir Rizalito David. Tanong ko po sa inyo, Sir David, kung bibingan po kayo ng posisyon sa gabinete, saan mo gustong maitalaga? At bakit, Sir? Nasabi ko po na po doon sa mga ilang pagkakataon na nais ko sanang magkaroon ng isang komisyon, no, na mangangalaga or magsusulong ng moral regeneration, mm-hmm, and cultural restoration. So kung pwede po ma-create yung commission na yon by executive order,
I would love to handle that. No? Yun po ang nais ko sana maging pangunahing katungkulan ko kung ako'y magiging miyembro ng gabinete ng susunod na presidente. Eh wala pa yun, sir. So, sa mga existing departments, wala kayong choice niyan? Sa existing departments po, primarily yung Department of Environment and Natural Resources kasi yan naman po talaga yung aking academic preparation, no? Plus, marami na po ako nagawa dyan para sa departamento na yan. Dahil nung ako po'y nasa Senado, maraming mga batas kami ipinasa para sa natural resources and environment. Nandiyan na yung Philippine Mining Act of 1995, yung Clean Water Act noong 2004. No, ako po yung nag-shepherd nitong mga batas na ito nung ako po'y nasa Senado. Maraming salamat, Sir David. Jay? Iyan ang naging tugon ng tambalang Montemayor at David para sa mga isyu ng employment, pagkakaroon ng murang bilihin at mga pangangailangan ng mamamayan tulad ng trabaho at gamot. Naibahagi rin ni David ang pinili niyang posisyon sa gabinete kung mabibigyan ng pagkakataon. Sa aming pagbabalik, mapapakinggan naman natin mula sa mga kumakandidato kung paano nila re-respondihan ng panibagong COVID surge at kung magiging malinis ba ang kanilang panunungkulan sakaling pala rin sila sa halalan. Tuloy-tuloy ang COMELEC ABP Pilipinas Forum 2022 sa aming pagbabalik. Welcome back sa COMELEC ABP Pilipinas Forum 2022. Kasama pa rin natin ang isa sa mga kumakandidato sa pagka-presidente, Dr. Jose Montemayor Jr. mula sa Democratic Party of the Philippines at ang kanyang katandem na si Vice Presidential Aspirant Rizalito David. Unang tanong para sa segment na ito ay para kay Sir David at patungkol ito sa kasiguraduhan ng isang malinis na pamamahala. Sa tatlong magkakasunod na taon, binigyan ng Commission on Audit ang Office of the Vice President ng pinakamataas na audit rating. Sakaling manalong Vice Presidente, matitiyak mo bang mapapanatili ang malinis na record ninyo sa COA? Paano? Sisiguraduhin ko po na yun din ang magiging lagay ng opisina ng ikalawang Pangulo. Wala naman pong rason para hindi ko gawin yun. At yan po namang pagiging ikalawang Pangulo, hindi naman siya ordinaryong trabaho. Importante po doon na maging modelo din tayo ng ibang mga opisina. In fact, I would be advocating na lahat ng tanggapan ng pamahalaan ay sumunod sa mga, sa ganong pamantayan. Salamat, Sir David. Narito naman ang tanong mula sa ating panel na si Mr. Angelo Palmones para magtanong kay Dr. Montemayor. Sir Angelo. Salamat, Jay, at muli magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Mr. Montemayor at Dr. Montemayor at kay Sir David. Doc, mabigat ang epekto ng pandemya sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Ano yung mga hakbangin na natutuan ninyo sa pandemya na sa tingin nyo dapat gawing permanente na public health policy bilang pag-iingat sa panibagong COVID surge o laban sa ibang virus? Okay, ang katanungan, very appropriate, ano? Kasi ang gobyerno natin talagang hindi handa, no? Ang kanilang reactive instead na maging proactive. Well, number one is prevention, ano? We have to build the immunity of our people, ano? Kasi hindi puro vaccine, kasi itong mga vaccines, puro experiment lang yan, no? Experimental pa lang yan. Ang category sa WHO is EUL, Experimental Use Listing. So, ang gagawin natin sa preventive mechanism ay i-build natin yung immunity, nutrition, proper nutrition sa mga bata, matanda, yung mga may comorbidities. At pangalawa yung mga vitamins, ano? The importance of exercise. At pangalawa dyan, yung mitigation aspect. Abang hindi pa dumarating yung kung meron pang surge, ano? Ang gagawin natin, i-increase natin yung capacity ng ating mga hospitals. Increase natin yung capacity ng ating healthcare workers, nurses, doctors, at saka lahat ng involved sa healthcare industry natin. Isa pa, itas natin ang sweldo. No, bigyan natin talaga ng living wage ang ating mga healthcare workers.
Kasi pag hindi natin nasikaso yan, then we will not be ready for the next pandemic. No? Isa pa, i-distribute natin mabuti ng healthcare workers. Wala naman tayong kulang. In fact, mas marami pa tayong nurses. Ang problema lang, mal-distributed. Puro naka-concentrate sa Metro Manila, pero pagdating sa mga probinsya, wala. No? Konti. Pagkatapos, ayusin natin yung devolved na healthcare. Kasi minsan, pag doktor ang nakalagay, pag nanalo ang isang mayor, at papalitan yung doktor na hindi nakahalyado, papalitan yun ng isang midwife lang. So, makikita natin, no, talagang affected ang healthcare natin. Palagi natin sinasabi, ang health ng bansa, it is the wealth, true wealth of the nation. So, yung mitigation aspect, bigyan natin talaga ng pondo para mabigyan ng malakas na panlaban natin kung meron pang surge in the future. Hindi lang COVID, pati yung mga other infectious diseases. Alam niyo, hindi pa rin tayo ready kahit sa dengue. No? Thousands of young people na namamatay every year. Ang ibig sabihin, ang gobyerno natin, ang lalong administrasyon na to, no? Talagang hindi ready. No? Palagi na lang iniisip, puro na lang vaccine ang iniisip, kasi dun sila kumikita. Kagaya ngayon July, mag-expire ng 30 million. Ha? 30 million. And they want to give booster to people. Alam nyo, 3 months before, ang vaccine or any other vial or any other medicine, nagde-deteriorate na. So, pag in-inject mo yan, anong i-expect mo? Mamamatay, mapaparalyze, nababaliw. So, ang expiring medicine is no longer a valid method of injection. So, yan po, ang gagawin natin must be a comprehensive and holistic approach to manage the incoming, or if there is an incoming COVID surge, like what is happening in China, Shanghai, in Korea, and also Hong Kong. Maraming salamat, Dr. Montemayor. Jay? Iyan po ang naging tugon ng Tambalang Montemayor at David para sa mga isyu ng korupsyon at paglaban sa panibagong COVID surge. Sa aming pagbabalik, mapapakinggan naman mula kina Montemayor at David ang kanilang mga plataforma para sa ikagiginhawa ng buhay ng mga Pilipino. Tuloy-tuloy ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022 sa aming pagbabalik. Welcome back sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Kasama pa rin natin ang isa sa mga kumakandidato sa pagka-presidente, Dr. Jose Montemayor Jr. mula sa Democratic Party of the Philippines at ang kanyang katandem na si Vice Presidential Aspirant Rizalito David. Maraming salamat, Jay. Good morning, Dr. Montemayor. Ayan, anong mga programa po ang isinusulong ninyo sa larangan po ng ekonomiya? Paano nyo dudoktorin ang kalagay natin, ekonomiya natin ngayon para po gumanda ang kabuhayan at buhay ng mga Pilipino? Dr. Montemayor. Salamat po sa tanong na yan. Alam niyo po, ang pinakamahabang lockdown sa buong mundo at saka napaka yung mga strict measures na ginawa ng gobyerno, parang overacting na, no? Parang hindi naman kailangan yung iba. Kaya as a result, nagkaroon ng stricter lockdown. Mm-hmm. Nasakal ang mismong ekonomiya natin. So, merong supply glitches sa anumang larangan, lalo sa business. Yung trade deals na nahinturin at saka yung lahat ng larangan ng ekonomiya. Now, ang gagawin natin is to liberalize our economy. No, mm-hmm. No more lockdown, no. No more stricter measures. Selective quarantine lang doon sa kung meron pa, no, na magyayari in the future. So, dahil sa pandemya ng iyan, no, kasi pre-pandemic level di naman tayo ganyan kabagsak ang ekonomiya. Mm-hmm. Pero na-aggravate, no, ng pandemya. As a result, actually 23.5 million na
ang mga jobless, yung unemployment, yung GDP natin talagang bumagsak up to 15.5%. No? Ngayon lang medyo nakaka-recover, pero we haven't attained the pre-pandemic level. Mm-hmm. No? So, we will have job creation, no? Lalo-lalo na yung MSME, micro, small, and medium enterprises. Dapat talagang bigyan natin ng pondo yan. Offer them soft loans, discount windows, ano? At make available yung pondo para may stimulate ang ating ekonomiya. So, yan po. At ang bawat pamilya, no, hindi lang dun sa ayuda na ibibigay natin, kundi talagang ayusin natin ang ekonomiya natin. Kagaya ngayon, no, na-aggravate naman ang increasing in oil prices. Mm-hmm. So, as a response to that, temporarily, no, at least we will have moratorium on the VAT on oil and also excise tax on petroleum products. So with that, alam niyo, 74 pesos ang diesel ngayon. In fact, mas mataas na siya kaysa sa gas, no? Kaysa sa unleaded at sa premium. Now, pag tinanggal mo yung excise tax niya, no, at saka tinanggal mo yung VAT on oil, 42 pesos na lang. So ang gobyerno talaga ang nakakadagdag ng ano yan, ng problema, no? Now, paano natin marerecover ang mga VAT on oil sa excise tax on petroleum products? Alam nyo, hindi naman hinihingi ng mga foreign companies, domestic corporation, ginawa yung create law. Actually, sabi sa akin, di pag tinanggal mo yan, we will lose 287 billion every year of taxes. Sabi ko, sa create law naman, we can recover 450 billion. Eh. Kasi sinuspend din ang gobyerno natin unnecessarily itong mga taxes sa mga foreign corporations. So, palagay ko, that is enough, no? Yung comprehensive, holistic approach in dealing with economic recovery. Thank you, Dr. Montemayor. Jay? Maraming salamat, Attorney Dr. Montemayor. Narito naman ang tanong mula sa isa pa nating panel, Mr. Angelo Palmones, para kay Sir David. Salamat, Jay. Para kay Vice Presidential Aspirant Rizalito David, nakasaad po sa 1987 Philippine Constitution at sa Administrative Code of 1987, halos wala hong papel ang ikalawang pangulo, kundi palitan ang mababakanting posisyon ng presidente. Kaya maging cabinet member o executive committee member ng National Security Council, paano mo po matitiyak na ramdam ng Pilipino ang inyong tungkulin bukod pa sa nabanggit na mga mandato? Katulad po na nasabi ko kanina, nais kong ipagpatuloy yung aking advocacy na magkaroon ng moral regeneration at cultural restoration program sa ating mga sangay ng pamahalaan. Yun po yung talagang aking itutulak, no? Kung nasa gabinete man ako o bilang isang ikalawang pangulo lamang, yun ang talagang bibigyan ko ng pansin. Dahil nakikita ko po na ang pinakamalaking suliranin ng ating bayan at ng ating pamahalaan ay yung kawalan ng tamang moralidad. No? Ang madalas kong sabihin, wala na po yung moral guidepost. Eh. Kaya ngayon, parang ligaw na ligaw tayo, hindi natin alam kung ano yung moral sa immoral. Eh. Dahil yung guidepost na wala. Eh. So we will have to, ang aking magiging pangunahing responsibilidad ay ibalik yan, no? Makatulong sa pagbabalik nitong moral guidepost na to. Dahil yan lamang ang tanging paraan para ang ating pamahalaan ay umayos at ang buong lipunan ay sumagana. Presidente? Depende po sa kanyang mga gagawin. kung palagay ko ay hindi na nararapat yung kanyang mga gawain, ay mauuna na ako na mag-criticize. Of course, kung nasa loob ako ng gabinete, I will have to discuss it with him in private, hindi naman po public, ano? Kung ako naman ay nasa labas ng gabinete, pwede ko pa rin sa kanyang i-discuss itong mga bagay na ito in private. Pero kung pagtinuloy-tuloy niya pa yung mga maling gawain, I will be forced to do it publicly. Salamat po. Jay? Narinig po natin mula kina Dr. Montemayor at Vice Presidential Candidate David ang kanilang plataforma na nakaangkla sa pag-asenso ng buhay ng mamamayang Pilipino at kung paano mararamdaman ng taong bayan ang kanilang presensya bilang pinuno sakaling sila ang palarin sa Mayo 9. Sa aming pagbabalik, marami pang pambansang issue, partikular na para kay Dr. Montemayor
na maaaring maging susunod na pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Tuloy-tuloy ang COMELEC KBT Pilipinas Forum 2022 sa aming pagbabalik. Nakatutok pa rin kayo ngayon sa COMELEC KBT Pilipinas Forum 2022. Kasama pa rin natin ang isa sa mga kumakandidato sa pagkapresidente, Dr. Jose Montemayor Jr. mula sa Democratic Party of the Philippines at ang kanyang katandem na si Vice Presidential Aspirant Rizalito David. Para sa huling segment na ito, ilalatag ang mga issue tulad ng sistema ng pagbubuhi sa bansa. Para himayin ang mga isyong ito, narito mula sa ating panel sina Angelo Palmones at Deo Macalma. Jay, ayan, may kinalaman sa pagbubisa. Dr. Montemayor, kayo po ba ay sang-ayon sa naging disyo ng Pangulong Duterte na itigil ang isabong sa kabila po ng revenue na dapat ay kitain po natin? Ako po ay isang born-again Christian. Ayaw magiging sa taxes coming from gambling, no? Mm-hmm. Actually, all forms of gambling, hindi lang isabong, no? Kasi ako, naniniwala ako, faith-based nga kami, naniniwala ako, kung hindi natin makuha sa mga bagay na masama sa tao, no? Mabibigay ng ating Panginoon, no? Kaya sinabi niya sa kanyang salita, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory in mm-hmm. Christ Jesus. So, sang-ayon ako sa papatigin ng isabong, ano? At makukuha naman natin sa ibang paraan yan, no? Ng mga legal na paraan. Alam nyo, sa isabong, maraming consequences yan, eh. Kaya tama si Presidente Duterte. Kasi sa pagpapatigil yan, at titigil muna yung mga krimen na related sa isabong. Kasi ang isabong, kahit maraming binibigay na pera, sabihin natin, no? Marami rin consequences sa pamilya yan, no? May nagpapakamatay, may pinapatay, no? Kagaya ng mga sabongero na mga inaanak ngayon. So, palagi ko that is a right measure. Kasi ang Pilipinas, hindi pa, ang daming kasino, ang daming iba-iba klaseng sugal, pagkatapos dadagdagan pa natin ang dagok sa mamamayan. So, I believe the president is in the right track of sana permanent na yan, no? Permanently stopping this kind of gambling. Opa. Thank you, Dr. Montemayor. Jay? Alright. Ang susunod na magtatanong ay si Mr. Angelo Palmones. Maraming salamat, Jay. Tuwing kampanya, Dr. Montemayor, inuulan ho ng sumbat at pintas ang sa mga tumatakbo, no? Sa mga kumakandidato. Yung taxation system ng Pilipinas, kung kayo mananalo, ano yung imumungkahi ho ninyo para maiwasto ang sistema ng pagbubuhis ng Pilipinas? Well, alam nyo, i-review natin pareho yung train law at saka create law. No? Ang train law, well, marami namang magandang ano yan, maraming magandang nangyari dyan. No? Maliban lang yung excise tax, ano? At saka yung excise tax on yung ano, petroleum products, at saka yung VAT on oil. Yan ang actually ang talagang nahihirapan dyan. Lalo yung VAT, yung mga mahirap din, eh. Kasi yun ang mga end users. Yung mga drivers, yung mga lahat po, no? Tricycle, jeep, mga bus drivers, at saka yung mga basic products natin, saka food, naapektuhan din dahil sa manufacturing. So, ang pagtaas ng mga oil prices ay nagdudulot talaga ng domino effect yan sa lahat ng ginagawa natin, either food or services. So, ang gagawin natin, temporarily, we have to stop, no, yung sa excise tax at VAT on oil. Sabi nungan sa akin, 287 billion ang mawawala. Pero on the other hand, no, tanggalin na natin yung create as far as yung mga foreign corporations. Bilhin mo yan, ha, 30%, gagawin na lang 25%. In fact, nagawa na, no?
So, tapos yung mga domestic corporations, 25%, magiging 20%. So, talagang lugi-lugi tayo dyan. Actually, ang computation, 520 billion ang nawawala sa Pilipinas. So, ma-offset yung pagtanggal natin ng VAT at excise tax sa petroleum products. So, yun po, no? Pero yung other items sa train law, we have to retain. Alala natin, baka magka very populist naman yung approach natin, maging Sri Lanka tayo. Lapero ang Sri Lanka ngayon. Walang pambili ng gamot dahil masyadong populist ang kanilang taxation system. Well, actually po, ang Pilipinas ang pinakamataas na tax sa ASEAN, ano? If not in the whole Asian region. Ang Philippines po talagang napakataas, even our individual taxes, ano? Actually, maraming bansa na nag-a-adapt ng flat tax na tinatawag kagaya ng Hong Kong. Now, ang Philippines, it may not be ready for that. Pero we will have a transition. Although nangangailangan tayo ng pera, no? Pero wag na naman natin sakalin ang mga tao na actually, we are killing the chicken that produces the golden eggs. So, ang gawin natin, we have to balance it. Okay, tatanggalin natin yung VAT at excise tax on petroleum products. Pero babawi tayo dun sa trade law. So, ako po, bilang isang abogado, nagtuturo rin ako ng taxation law at saka international taxation din. Ako rin ang nagtuturo sa mga ibang law schools. Ano? Mm-hmm. Medyo nanghihinayang nga ako kasi akala ko ako ang i-endorse ng Iglesia. Pero, talagang kasama sa politics yan. Mm-hmm. No? Professor po ako dyan sa New Era. No? So, siguro naman bibigyan ako kahit mga 30% lang yung ibibigay kay Bongbong. So, well, I want to make slow recovery. You know? Kasi mahirap bigla yan kasi mga tao walang pera. So, you cannot strangle them. You cannot overdo things. Which should be done only gradually. Thank you, Doc. Jay? Alright, thank you. At bago tayo magpaalam, Dr. Attorney Montemayor, tanungin ko lamang po ito, no? Ilang araw na lamang ay magaganap na ang ating eleksyon. And based from the last presidential preference survey, the numbers are not very encouraging. Ano pong tumatakbo sa isipan nyo ngayon, Dr. Montemayor? At ang follow-up ko po dyan, no, sagutin nyo rin po, is ano po ang greatest learning ninyo sa pagsali dito sa political exercise na ito? At greatest, siguro masabi natin, regret. Okay, ang number one sa survey, no, sinabi mismo ng inquirer at saka yung mga analyst, puro false. Puro false yan. Una-una yung methodology. No? Sa akin lang hindi lang masagot yung methodology kasi ako gumagawa rin ako ng research. Nagsasurvey din ako. In fact, ako nag-disprove ng mga ibang scientific studies sa mga trials ng vaccine. Well, alam mo naman, binayaran yung mga survey. Talagang skewed talaga. Talagang peki talaga. Kahit yung elementary trial, bagsak na yan. Lalo na yung False Asia. At saka yung sa SW6. Yan. Alam niyo po, yung nga presidente niyan, hindi ba sinasabi niya, doctoral siya, hindi naman siya nag-graduate. So, marami tayo, siguro, after ng election, pwede ako mag-guess na to reveal some of this. No? Lalo kay yung ating kasama si Deo Macalva. No? Pwede ako mag-ano, kasi kilala ko yung mga nagsasabi dyan, hindi naman sila lumalabas . So, practically, dinodoktor lang. As a proof, ano, in the last 10 years, or in the last 4 or 3 elections, 4 or 5 elections, wala pa silang sinarbay na tumama, except nung panahon ni Herap. No? Pero nung panahon ni Herap, alam mo naman natin, artista yan, sikat yan. Very obvious. Wala silang sinarbay na tumama. Wala po. Bilyar, B9, Grace po, puro nagda-number 1 yan. Sila ba nanalo? Hindi. So, anong ibig sabihin niyan? It does not reflect the true intent or the intention of the masses.
Kasi nga, kagaya ng pulse, yung Pulse Asia, alam nyo, A and B in-exclude, ABC in-exclude. Tapos yung lower rank na E, tinagal din. So, hindi balance yung survey mo. So, magugulat na lang tayo, no? Ako mananalo. Kasi nga, unang-una, bakit mo ako ilalagay na 0.2 o 0? Kung hindi mo ako sinasama, tingnan yung survey formula, wala ako. Wala ako sa survey formula. And yet, they will reflect that na sabi nila 0 ako. And yet, kumuha kayo ng survey formula, nandun ang pangalan ko, wala. 25 million born again na nire-represent ko, wala. In fact, ang iglesia, hindi naman masosolid ni BBM yan. For almost 10 years, professor ako dyan. Siguro, ang nagre-reflect na dyan, 60%. Hindi naman alam eh. So, ang mga ibang born again, wala naman. Di ba? Seventh-day Adventist. So, ano pa? Marami pang religion sa Pilipinas, pati mga, ang nakuha naman karamihan ni, although parang kami laying Ilocano, ni BBM, kasi mga Ilocano rin, ang mga laying namin. Hindi naman siya lang eh. Actually, mas Ilocano pa ang side namin kaysa sa kanya eh. Siya, 50 lang, may pag-awara yan, di ba, 50%? Anay niya? Hindi naman siya 100% eh. Sir, maputol ko lamang kayo at limitado ang oras natin. Pero yung greatest lesson, learning nyo dito sa pagsali nyo sa political exercise na to at yung regret, maiksi lamang po. Well, ang greatest learning ko dyan ay maging matapang ka. Be courageous. At saka hindi pa kompletong learning ko kasi wala pang election. Kasi okay. I can only conclusively say my learning kung sa election. Kung manalo ako o matalo ako, well, the lesson will be different. Okay. So, I can only say that pag sumaba ka, sa ano pa mang eleksyon, whether barangay captain, kagawad, hanggang presidente, you have to be tough. Any regrets or disappointment? Walang regret kasi every instance of your life is a valuable lesson to live for the glory of the Lord. All right. Bilang pangwakas, hihinga namin kayo ng inyong huling apela sa publiko para sa halalan. Mauna po kayo, Mr. David. Sa atin po mga kababayan, sa punto pong ito, hindi ko na ipopromote yung aking sarili, kung ano man yung aking mga kakayanan, ang aking mga karanasan na nababagay sa pagiging isang ikalawang pangulo ng bansa. Ang nais ko po sana ay bigyan natin ng pagkakataon na tingnang maigi ang ating sarili. Yung ating bang iboboto ay naaayon sa turo ng ating pananampalataya. Yung bang kanilang characteristics ay naaayon sa kung ano ang dikta ng ating pagiging Kristiyano. Yun po sana ang aking na bago tayo magtungo sa Mayo 9 sa mga presinto, pag-aralan nating maigi, let's go into a discernment process, manalangin, para yung mismong oras na tayo iboboto ay pumasok sa ating mga budhi, no? Ang Espiritu ng Diyos, para yon ang magtulak kung sino ang ating iboboto doon sa presinto mismo. At sa punto po ding ito, nais ko sanang bigyan ng pansin, no? Ng pamahalaan, no? Ang gobyerno ay dapat nating ibalik kay Kristo at to restore all things in Christ. Now, given this, malinaw na po doon sa mga naging discernment ng ating mga obispo, ng ating mga pari, mga religious lay leaders, na isa sa mga maaring maging kasagutan dito sa ating hinahanap na maging pinuno sa susunod na 6 na taon, ay si Lenny Robredo. Ako naman po ay sa akin for pragmatic reasons, dahil ang aking layunin ngayon ay sana wag manalo si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Kaya kung si Lenny Robredo ang maaring makatalo sa kanila o sa kanya kay Bongbong Marcos, siya po yung ating tulungan. Yun yung aking personal na pagtingin sa bagay na ito. Kaya po tahasan ko na pong ini-endorso with respect to my katandem na si Dr. Montemayor,
na si Lenny Robredo po ang ating tulungan upang baka sakali naman ay talunin niya si Bongbong Marcos. Dahil sa akin, ang pagtingin ko kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte, parang pag-uulit lang na nangyari nung nakaraan. At to me, they are parang ano to, no? Yung clear and present danger to this country. So, diretso ko na pong in-endorso, tulungan natin si Lenny Robredo at si Senator Soto sa pagka ikalawang pangulo. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat, Ginoong David. Ngayon naman, kayo magbigay ng huling apela sa publiko, Dr. Attorney Montemayor. Maraming salamat po. We live in an abnormal time, no? Critical time. We are still in the pandemic. Huwag kayong pipili ng sikat lang o malakas sa social media, no? Alam niyo po, dapat i-check niyo mabuti kung sino yung nakatapos ba talaga ng pag-aaral. Ako po, hindi lang ako nakatapos. Board top notcher ako. Sa lahat, no? Sa lahat. Magsimula ng pre-med, medical technology, hanggang maging doktor. Lawyer din po ako. At saka, I hold 6 PhDs. Saka 3 masters. So, ako talaga pinapel ko sarili ko para sa presidency. No? Hindi ako lang galing sa isang pamilyang sikat. Hindi rin ako dilawan o ano pa mang kulay, no? Kundi ang kulay ko, kulay Pilipino, no? Ang apela ko po sa mga Pilipino, mag-aral kayo mabuti. Pag-aralan nyo ang mga plataforma, hindi yung nakikerry kayo kung ano lahi kayo. Number two, pray for our nation. Bago kayo magkanya-kanyang kandidato, pray for our nation. Alam niyo po, eventually, the nation will suffer kung magkamali kayo ng choice. So, yan lang po, no? I may not be specifically pitching for myself, but you have to pitch for our nation. Kaawa-awa po yung mga mahirap. And another 6 years will be a crucial decision for all of us. So, yan po. Maraming salamat po for this opportunity, golden opportunity, to express my views on specific topics. Salamat po. Maraming salamat. Good luck po sa inyong dalawa. Maraming salamat din sa ating mga panel na binubo ng mga veteranong broadcaster at haligi ng DZRH na sina Mr. Deo Macalma at Mr. Angelo Palmones. Sa ngalan ng buong puwersa ng COMELEC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP at Manila Broadcasting Company, maraming salamat sa inyong pagtutok sa isa na namang forum na ito. Ako si Jay Taruk mula sa 1PH at 1 News. Maraming salamat po. Nasa inyong kamay ang kinabukasan ng Pilipinas sa araw ng Lunes. Sama-sama tayo, Pilipino!